Hello, beautiful people. Kamusta na po kayo? Super lamig po sa labas. Diyos ko po. Lamig, lamig, grabe. Ay, ang dami pong nag-ano po sa akin. Pagising ko po, ang dami pong nag-text sa messenger po. Ay, gusto daw po nila ng mutya ng langgam. Ayan po. Tapos po, ito. Yung kristal po ba? Tsaka yung ano daw po. Itong mutya ng kidlat. Tsaka mutya ng tubig. Baka isabay ko na lang to sa ano, sa Lunes o Martes ipadala. Pero hintayin ko rin yung pang-shipping nito kasi pag walang pang-shipping ay wala akong pambayad sa pang-shipping sa post. Tsaka ano pa ba yun? Hindi ko mabuksan itong aking cellphone kasi ginagamit ko sa pagkakamera ko eh. Pagbablogs ko. Yung isa kong cellphone ay lubat. Nakalimutan kong ipasak kagabi. Grabe. Ano pa ba yun? Kumusta na kayo, beautiful people? Ako'y antok na antok pa rin. Linggong-linggo. Ay, antok. Kaya maya-maya matulog ulit ako. Masarap matulog po. Kapag ikaw po ay napupuyat, kailangan matulog ka po. Kagaya po ng mga edad ko po, 54, ay kailangan ang tulog po yan, mga 7 o 8 hours. Ganyan po. Para hindi ka po nagiging makalimutin o anong nakakalimutan mo po ba. Ganyan po at hindi po masakitin ang ulo mo po. Ganyan. At hindi ka lagi naiirita at nagiging masungit o kaya po ay diyan po kasi nagkakaroon, nagkakasakit ang tao po pag kulang po sa ano po sa tulog. Mga taong laging nagpupuyat po. Diyan po nakukuha ang mga sakit sa puso. Kahit ano, mga diabetes po. Kasi po, ang taong puyat po ay kain po yan ang kain. Ganun po yun. Pagka ang puyat na tao po ay kumakain po palagi yan, hindi nila alam. Ganun po. Eh kung may pagkain, eh kung wala pong kakainin, ay nganga. Na puyat ka na, nganga pa, di ba? Kailangan pagka napupuyat ka sa tamang ano po, itulog mo po. Pero tayong mga gising kasi, ang ano natin, may titingnan tayo kung mayroong matamis na kakainin natin dyan sa frigider, sa kusina, kung ano-ano, kung mayroong pangkanin o ulam, ngayon kakain uli. Ganun po kasi, di ba, beautiful people, pagka ang tao gutom, tapos puyat, nako, sakit po sa ulo. Kaya binabawi po ng mga taong puyat po ang pagkain po. Pero masama din po pala yun. Kailangan po ay nasa tamang kain, nasa tamang tulog. Kaya po nagkakadiabetes po ang tao dahil po hindi po yan sa pagkain, beautiful people, ha? Sa kung ano-ano mga kinakain mong mantatamis, ay hindi po pala doon nakukuha yun. Kung ikaw ay may diabetes na, ay yun na yun. Bawal ka nang kumain ng mga matatamis. Pero yung pinagkukunan mo, kaya ka nagkaroon po ng diabetes dahil po una po, kulang ka sa tulog. Tapos, puyat. Dahil sa kapupuyat mo, kain ka ng kain. Hindi ka makatulog, kain ka ng kain. Ganun po yun. Tapos po, nakaka-insomnia rin po ang kulang sa tulog po at
nakaka ano ano tawag yon, yung nagiging makalimuting ka po kapag ikaw ay kulang sa tulog, beautiful people, kasi yung utak mo po gustong matulog pero ang katawan mo'y gising. Yun po yun. Ngayon, marami kang nakakalimutan. Pabalik-balik yung sasabihin mo po. Ganoon po yun. Kaya mas maganda po kumain ng wasto, matulog ng husto, uminom po ng tubig, at maghugas po ng kamay, at magpismas po, at siyempre po, magdasal. Kasi po, pagka hindi po kayo ganyan ginagawa niyo po, magiging ganyan po kayo. Ay, nako, beautiful people. Sige na po, aywan ko po kung ano pa po bang ilalagay rito. Basta yun po, mutya ng langgam, kristal, mutya ng tubig, at ano, kasi po, ano pa ba yun? Eh? Di ko na, ano, blanko rin po ang utak ko eh, kasi kagigising ko lang po, hindi pa po ako nagkakape, uminom lang ako ng isang basong tubig po na warm, kaya yun po, pero gusto ko pa pong matulog, kasi po, napakalamig po ang panahon po ngayon. Grabe. Ganyan po kasi parang ano, March, napakalamig po rito. Nagpo-frozen po ang mga ilog dito. Ganun po yun pagka March. So, nagma-minus po ba? Ang grad po, nagma-minus. Grabe, sobrang lamig po. Kailangan po yung kumakain ka po talaga ng mga gulay. Humihigop ka po ng masasarap na sabaw. Yan po ang paborito ko po, ang maghihigop-higop po ng mga sabaw na mainit. Kaya lang, ano ba yung hihigopin ko dito? Wala eh, mag-init na lang ako ng tubig. Tapos, ano kaya, magawa-gawa na lang ako ng sabaw, no? Diyos ko, no? Kawawang koboy. Mahirap ang taong mahirap, beautiful people, oy. Totoo lang. Tapos, napakalamig. Hindi ka makababa. Yung bang tamad na tamad kang bumaba. Dahil, magbibihis ka. Magsusuot ka ng makapal na jacket. Makapal na mantel. Basta po, ganun po ba? Isusuot mo, magsasapatos ka ng, ano, yung talagang pang winter din po. Panlaban po talaga sa lamig. Nakakatamad po. Tapos, mamamalingki ka. Pagdating sa, ano, sa mga mall, sa mga bilihan, napakainit dahil ang suot mo sa loob po kasi may heater. Pagpapawisan ka naman, yung batok mo, yung katawan mo, pawis na pawis dahil sa suot mong makapal na ano. Tapos paglalabas ka naman, ayan, ang preskong presko, lamig. Parang bumabawi naman yung pinagpapawis mo, yun. Masama din po yun kasi magkakasakit ka po. Una po ay magsipon, magubo, maghatsing-hatsing. Diyos ko, grabe po talaga. Kaya pag umuwi ka po ng bahay, kailangan hihigop ka po talaga ng mainit na may sabaw po. Panlaban po yan sa lamig sa iyong katawan. Tapos, para po tumaas ulit ang iyong immune system po. Ganoon. Ako po, nararamdaman ko po pagka ang katawan ko po yung fall na malamig na po talaga yung katawan ko, doon po ako sinisipon. Alam ko na po yung temperature ng aking katawan po. Doon ko po nalalaman na ang buo ko katawan ay nilalamig na, sinisipon na po ako. Ganyan po. Pero nawawala ulit po yung aking sipon po. Ganun po. Hindi po ako kagaya ng iba na pag sinipon ay inuubo na kagad, nilalagnat o ano. Hindi po. Kasi po, malakas po kasi ang aking enerhiya po. Ang resistensya ko po ba? Malakas po ang aking immune system po. Nalalaman ko lang po yung temperature ko po kapag ako'y nasa labas. Tapos, matagal po ako sa labas, beautiful people, panghahantingan, no? Ayan. Para na kung sinisipon na ako niyan. Sinasabi ko na ako, sinisipon na ako. Mayroon ng sundalong pabalik-balik sa kampo. Sabihin ko po ganun ano. Kasi nilalamig na po yung buong katawan po. Para po bang bumaba na po yung aking immune system. Doon ko po nalalaman.
tsaka po ako aalis na po at sasakay po ng train. Dahil sa train po, parang bahay din po yan, mayroong pong heater. Doon po, nag-iinit na naman po ang iyong mga kamay. Kaya kaming magkakaibigan dito, beautiful people, no? Kapag lamig na po kami, pumapasok po kami sa mga mall, sa mga kung anong tindahan po, magtingin-tingin, kunwari, nagpapainit lang po kami ng aming mga kamay. Ganoon po. Kasi lamig na lamig po eh. Talagang, ano, eh siyempre po, mga Pilipina dito, sanay na po sa lamig. Tapos yun, mag-upo-upo, magkakape, mag-inom-inom, nagpapainit na naman po kami. Ganyan po ang ginagawa namin pagka sobrang lamig, pagka kami ay mga gala. Pagka kami gala, Diyos ko po. Ganun po. Kaya, yun, mag-ano, pagdating sa bahay, maghuhubad. Pagdating kasi dito sa bahay, napakainit. Maghuhubad. Yan, mag-short, mag-t-shirt lang. Pagkatapos, iinom ng mainit na sabaw o kaya kape. Ganyan po. Ako po, salamat naman sa Panginoon Diyos. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, beautiful people. Alam nyo po, kahit po ako ay umiinom ng kape sa gabi, ilang beses po ako kung uminom ng kape po. Masarap po kasi sa akin ng kape. Pero masarap din po akong matulog. Ang iba po kasi, hindi sila nakakatulog kapag po umiinom sila ng kape po. Ako nakakatulog po. Kasi ang pag-inom po ng kape sa gabi at saka po ng Coca-Cola po, ang tao po, iba, ay hindi po nakakatulog. Ako po talaga ay hindi ako umiinom ng Coca-Cola po, no? Pero yung pag-inom po ng kape, yung iba po ay hindi na nakakatulog, nininerbiyos ang kanilang mga dugo. Ako po hindi. Sarap na sarap pa ako, sabihin nga ng mga anak ko, ibang klase to si mami. Ang iba hindi makatulog kapag umiinom ng kape sa gabi. Ako hindi, nakakatulog ako. Kasi beautiful people, ako po ay may, sinabi ko nga po sa inyo, may pangontra po ako sa mga ganyan po. Ang ilalim po ng aking kama po, nilalagyan ko po yan ng asin. Isang basong asin, beautiful people, no? Halimbawa po, kasi po ako, maano po talaga ako sa mga asin eh. Ayan. Yung ito dapat papalitan ko na pala tong aking ano na, na ano na po ba siya? Yung nalanta na po ba? Hindi na po siya green. Totoo po yan? Nag-ano po ako? Yung naglalagay po ako ng nasaan ba yung aking ano? Ayun. Bumibili po kasi ako ng napakaraming bilibs po. Kasi ang bilibs po kasi, tingnan nyo ang bilibs ko, napakarami, beautiful people. Papakita ko po sa inyo. Alam nyo naman po yan. Bumibili po ako nyan tuwing Biyernes po. Tapos, dito po sa aking garapon, napakapuno rin po yan ng bilibs. Kasi nagbibigay swerte po kaya siyan eh. Kasi po, pagka may bilibs ka po sa bahay, beautiful people, kahit ilang pa po, no? Ako po, kaya ko po nilalagay sa garapon po ang aking bilibs, beautiful people. Kasi yung aroma niya po ba, yung kanyang aroma po ay hindi po na aalis po ba. Ganyan. Saan ko ba to ilagay? Dito na lang. Kasi maliit po siya, nilalagay ko eh. Eh sige, dyan na lang. Marami po akong mga ano, beautiful people. Ang mga pinaglalagyan ko po ng mga ano po ba, mga asin, ay mga kristal din na mga baso po. Kasi alam nyo naman po ang asin ay kristal din po yan. At pagkatapos po, naglalagay din po ako ng mga ganito po ba, halimbawa po mga baso. Nilalagyan ko po yan sa mga sulok-sulok po. At saka yung ilalim ng aking kama po, doon ko po nilalagay sa sahig po ng ilalim ng kama ko po ang aking mga asin. Mayroong asin akong isang baso puno. Tapos may asin din po ako na tubig, kalahating tubig, tapos ang kalahati din po asin. Tapos may isang coins, nilalagay ko po doon sa ilalim. Doon sa may ano naman po, bandang paanan ko naman po, tapos yung
Ano naman po yung isang basong tubig, oo, isang basong asin naman po sa gitna ng aking hinihigaan po. Kasi ako lang po mag-isa talaga natutulog sa kama ko po. Malawak po yung aking kama. Yun po, talaga naman paglapat po ng aking katawan, beautiful people. Doon, mamuni-muni muna ako, mag-isip-isip, ganyan po, no. Hindi po ako isip na hindi makatulog po, ay hindi. Nagdadasal po kasi ako, kasi po yung paanan ko po ay may altar po kasi yun eh. Sabi ko, mahal na Birhen, matutulog na po ako, mahal na anghel. Sabihin ko po. Sasabihin ko po yan, kinakausap ko po yan sila. Sabihin ko, hoy, mahal na anghel. Ako'y matutulog na at salamat sa araw na binigay mo sa akin. Ganyan po ako. Tapos, good night. Sabihin ko sa mahal na Panginoon Diyos. Ay ko, mahal na Panginoon Diyos. Good night po. Mahal na Birhen. Mahal na Anghel. Good night. Ganyan po ako. Mamaya, mamaya. Sabi ko sa inyo, beautiful people. Tulog na po ako agad. Ganyan po ako. Madali ako makatulog. Wala po akong iniisip. Bakit ako mag-iisip? Para hindi ka makatulog, para ka ano. Kasi po, ang tao po kasi pala isip, beautiful people, hindi ka po makatulog niyan. At lalo ka po yung nagsisinungaling ka po sa mga kaibigan mo po o kaya po sa mga, ano po, sa tao. Pag ikaw po sinungaling, beautiful people, hindi ka po patutulogin. Ganoon po. At lalo na po yung mga stress na tao po. Never ka po makatulog agad. Ako po, sinasabi ko nga po palagi sa inyo, beautiful people, ayaw ko po yung may kaaway, ayaw ko po yung inaaway po ako, at ayaw ko po yung nagsasalita ng masama po sa akin. Kasi po, kapag ang tao po nagsasalita po ng masama sa akin, sabi ko po talaga sa Panginoon Diyos, mahal na Panginoon Diyos, kung sino man po yung mga taong masama nagsasabi ng masama sa akin, ibalik niyo po sa kanya. Ganun po ako. Kumbaga po, karmahin po siya. Ganun po ako, beautiful people. Kaya yun, pinapatulog ako ng mahal na Panginoon Diyos ng mahimbing. Kasi sabi ko nga, wala naman akong ginawang masama sa kanya. Eh siya lang naman po ang naggagawa ng sarili niyang ikakasama niya sa ano, yung inggit po ba? O selos po? Yan po yan ang matinding kaaway po yan eh. Yung inggit at selos, beautiful people. Totoo po yan, mahal na Panginoon Diyos. Sabi kong ganun, mahal na Panginoon Diyos, gabayan niyo po ako. Yan po ang sinasabi ko po. Pag ako po'y natutulog na, nagdadasal muna po ako, nagpapasalamat. Ang pasalamat ko, mahal na Panginoon Diyos, salamat po sa binigay niyong araw ngayon. Ako po'y kumakain, ako po'y nakakapamasyal, ganyan po. At maraming salamat din po dahil hindi niyo rin po pinababayaan ang tatlo ko pong anak at ang aking apo. Ganyan po, salamat po. Tapos yun, matutulog na po ako, mag-good night na po ako. Kasi, siyempre, nag-good night ako sa anak kong babae. Sabihin ko, Sam, good night. Good, ano yung gutinak kasi pangalan dito, good night. Ganyan po ba? Eh, yun, sabi niya, good night, Nami. Ganyan, tulog na. Matutulog na ko. Tapos, siyempre, bago ko hihiga, lalapat sa aking katawan ng kama, ayun po, nagdadasal muna ako. Sabihin ko, Panginoon Diyos, maraming salamat sa araw na itong binigay niyo po sa akin. Hindi niyo po ako binigyan ng sakit at ako'y binusog niyo po ako at nagkita-kita kami ng mga barkada ko, mga kaibigan ko, ganyan po. At saka nagpapasalamat din po ako, mahal na Panginoon Diyos, sa mga subscriber ko po dahil hindi sila nagsasawa sa aking manood ng aking mga video po. Ganyan. Tapos gabayan nyo rin po sila, mga subscriber ko po, mahal na Panginoon Diyos. Ganyan po ako, beautiful people. Yun. Tapos, iaano ko na, magkukumot na ako, tapos tatagilid na ako. Kasi ako po natutulog ay patagilid lagi po ako. Hindi po ako nakatihaya matulog, beautiful people. Kasi po, minsan po, kapag po ang tao ay pagod na pagod, beautiful people, tapos natutulog po kayo ng patihaya, umaalis po ang inyong espiritu po. Baka hindi na po kayo balikan ng inyong espiritu po ba? Yun ang tinatawag na bangungot, beautiful people. Marami pong namamatay na ang tao po ay nakahiga na nakatihaya po. Kasi sa pagod mo po, beautiful people, na nanaginip ka po, tapos ang katawan mo palay, ang iyong espiritu po ay umaalis po yan sa katawan. Tapos hindi na po yan makabalik. Kaya may tinatawag na panaginip. Kung saan ka na nanaginip, ang iyong espiritu po ay umaalis po pala yan. Ganun po. Minsan,
may mga tao na binabangungot, hindi na nakakabalik, natutulog na sila, patay na pala, natulog lang, patay na, yun po yun. Eh ako po, siyempre gusto ko pa pong mabuhay, no? Dahil gusto ko pa po makita ko yung apo ko na magkaroon siya ng girlfriend, magkaanak siya, ganyan po. Kaya yun po. Pero ayoko naman po sobra tanda, beautiful people. Kagaya po nung matanda, parang bungo na po, parang kalansay na po, di ba? 163 years old po siya. Grabe, ano? Ang tanda po, beautiful people. 163 years old. Pero malakas pa rin po siyang kumain. Para po bang pagong yung pawikan po? Ganyan po kasi ang mga pawikan, beautiful people eh. Mahahaba po ang buhay ng mga pawikan po. Umaabot po yata ng ano yan. No? Ewan ko, 100 years, 200 years. Ganyan mga pawikan eh. Kaya, yun po ba? Eh, siyempre po, gusto ko po, bago po ako mawala sa mundo, gusto ko po yung matalas pa rin po ang isip ko. Malakas pa rin po ako. Kung ano po, no? Kasi po, yung kaluluwa mo po, kasi papasok po yan sa ibang tao eh. Ah, ibang tao. Sa ibang, ano po ba, yung bagong silang na mga sanggol po. Kasi po, pag tayo po'y namamatay, beautiful people, may bagong silang po. Ganun po palagi yan. Tapos po, yung mga namamatay naman po, minsan po, mapasok sila sa mga bagong silang, minsan hindi po. Umaalis na po yan, pumapasok na po yan sa liwanag. Kapag ikaw po ay, ano po, no, yung lagi mo pong inaalala po ang patay. Ganito po yun. Kapag ikaw po ay laging inaalala ng patay, beautiful people, nahandyan po palagi yung ano niya po, yung kaluluwa niya po, yung espiritu niya po. Pero kapag siya po ay kinalimutan niyo na po, na never niyo na po siyang naalala po, sasama na po yan talaga sa ano po, sa liwanag. Ganyan po. Maaalis na po yan. Nagiging ano na po yan. Abo o anino, pero wala na po yan dito sa ating mundo. Nasa ibang ano na po siya. Ganoon po yun. Kaya, kung tayo lagi ay madasalin, beautiful people, bibigyan po tayo ng Panginoon Diyos po ng mahabang buhay po. Hindi po yung mahabang buhay na hindi ka na mamamatay. Siyempre mamamatay pa rin, kaya lang ay mahabang buhay na hindi 60, hindi 70, hindi 80. Pero 80 plus ay maganda na rin po yun. O kaya 90 years old, ganyan po. Maganda na rin po yun, gaya ng nanay ko po, saka tatay ko po. Namatay ang tatay ko, 89 years old. Tapos nanay ko, 94. Okay na rin po yun kasi pagka po tumatanda po, parang alam na nila po nagiging, ano na po sila, yung nagiging, parang na silang bata po ba, na ang sabi lagi ng tatay ko noon, oh, inampakin nyo na ba yung aking mga damit kasi sinusundo na ako ng aking inang, yung nanay niya daw po. At nakasakay daw sa tricycle, ihatid daw doon. Ganun po lagi sinasabi ng tatay ko. Ano daw po yun? Isang linggo daw po lagi sinasabi ng tatay ko po sa aking mga kapatid. Sabihin ganun. Tapos naman, ang nanay ko naman, Diyos ko po, huwag lang po kayong mandiri, beautiful people. Ang kwento naman nila ay, nung namatay po ang nanay ko, halimbawa po, bukas po namatay ang nanay ko po. Yung araw ngayon, beautiful people, ang kanyang, tabi-tabi lang, beautiful people ha, huwag kayong ma-open o huwag po kayong mandiri. Sabi ko nga lang po, pinaglaruan daw niya po ang kanyang dumi. Diyos ko po. Yun ang kwento kasi wala po ako sa Pilipinas eh nandito po ako. Yun lang ang kwento nila sabi niya na kuni. Si nanay, pinaglaruan niya yung dumi. Sabi, pinagpahid-pahid sa ano? Sa dingding. Ano ba yun? Dingding? Oo, sa dingding. Sa, eh ang hirap naman kuskusin dahil nga po mapag kinuskus at pinunasan po yung binaras ay matatanggal po yung pintura po ng bahay. Ah, bahay. Yung ano po ba, nung dingding. Naku po, ganun na pala yun, beautiful people. Pero malakas pa po ang nanay ko. Nakakausap ko so, yun. Sabi ko, nay, ano, kamusta na? Sabihin naman ng nanay ko, ni, salamat ni ha, kay
hindi mo pa rin ako kinakalimutan, nagpapadala ka pa rin, sabi niya ganun sa akin. Tumataya po kasi ng loto yun. Kawawa naman po yung nanay ko. Tumataya siya sa loto, tumatama lang ng tatlong numero, dalawang numero. Masaya na po siya, matalas pa rin po ang mata ng nanay ko po, kahit 94. Never po yung nagsasalamin. Tapos nilalakad niya lang po ang ano po. Nako, hindi ko na lang po banggitin kung alang nilalakad niyo, may kawayan hanggang doon po sa amin. Naglalakad lang po yan. Tapos, talaga po. Pero yung ganun pala po, no? Pagka mahigit 90 ka na pala, beautiful people, nasa ano na pala, yung parabang palimot ng palimot na po yung isip mo po ba? Yung umanon po, nagiging ano na po yung utak mo po? Yung hindi mo na po sila... Hindi na matandaan kung anong itatanong mo ganon, hindi na po. Totoo pala po yun. Kaya mag-ingat po tayo kasi doon tayo papunta, beautiful people, sa pagtanda eh. Pero, nakakaano pa yun? Lagi kong kinakausap yun pag nagpapadala po ako ng pera. Naku, masaya na yan. Magbibihis na yan. Pupunta sa kuhanan ng pera po, no? Ganon po ang nanay ko. Tuwan-tuwa, sabi niya, ni, na ano na naman ang mga nguso namin, ni, na mantikaan. Ganun po, palabiro kasi nanay ko rin eh. Salamat ni ha, at hindi mo kami kinakalimutan. Kaya po nung namatay po yun, beautiful people, no, nung umuwi po ako, nakangiti po siya. Sabi nga nila eh, nakuni, nakasimangot yan si nanay ni. Tapos, ano, nung dumating po ako, lahat po ng bulaklak na lantang-lanta na, beautiful people, sabi ng mga kapatid ko po at pamangkin, sabi, uy, bakit yung mga bulaklak, yung mga ilang-ilang at saka sampagita, bakit parang, ano, namulaklak ulit at nabuhay, yung mga lanta na yan, ah, sabing ganun po. Totoo po yun. Yung pala, yung pahiwatig siguro yun na hinintay ako ng nanay ko, na tapos nakangiti na siya. Sabi nila, uy, bakit si nanay nakangiti? Sabing ganun ng mga kapatid ko po at saka yung mga hipag ko po at kapitbahay, beautiful people, no? At saka yung mga pamangking ko, tinan mo si nanay, oh, nakangiti. Tuwan-tuwa siya dahil dumating si Nini. Sabihin niya, ang paborito niyang anak, ah, grabiha po, no? Paborito. Totoo po yun. Tapos po, eh, ang gusto nga nila palitan na ng bulaklak kasi nga lanta na nga po. Eh, hindi nila pinalitan kasi baka nga daw po ilibing at sayang naman pag bibili pa po ng bago. Nung dumating nga po ako, sabi nila, naku, ang mga lantang bulaklak, oh, nag-presko na naman, nabuhay uli. Sabi po, ganun, sabi ko. Tapos may nakita po ako, napakalaking tutubi. Doon po sa bintana, sa may, ano po, yung... Kurtina po ba? Sabi niya, ni, alam mo ni, noong namatay si nanay ni, yan tutubi na yan, bigla na lang dumating yan, hindi namin binubugaw ni. Ang laki po ng tutubi! Grabe! Siguro po, ganito kalaking tutubi, beautiful people. Ganito kalaki. Doon sa may bintana po, sa may, ano, sa may kurtina. Tapos tiningnan ko rin, sabi ko, ay baka si tata yan, yung tatay ko po ba, kasi ang tawag po namin ay tata. Eh kasi dapat nga tatang, kasi alam nyo naman po ang Bulacan, nanang, tatang, ni ano, yung mga ganyan po ang mga salita doon eh. Tagalog po talaga, ang pure na Tagalog po talaga, ang Bulacan nyo po, ang Bulacan. Diyan po talaga ang mga pure na mga Tagalog, mga original na Tagalog po ay diyan po sa Bulacan, taga Bulacan po talaga. Yan po. Kaya, at saka Batangas yata, yan ang mga pure na Tagalog, mga taga Batangas at Bulacan po eh. Pero, ang Batangas po kasi parang may halo na rin pong Mindoro, parang may pagkabisaya na rin po doon eh. Pero yan ang mga pure na mga Tagalog eh, mga Bulacan, mga Bulakenyo po bang. Tapos nakita ko, ay, sabi ko, naku, si tata yata to sinusundo ni nanay, sinusundo niya si nanay. Sabi ko po, ganun, yung tatay ko po. Ganoon lang po talaga.
Kasi nauna po namatay ang tatay ko, 19, ano yun eh, 19, 2016 ang tatay ko po, tapos ang nanay ko naman po, 2019. 2019, ganyan. Tatay ko, 2016. Kasi hindi rin makapaniwala nanay ko po noong namatay ang tatay ko. Ang sabi daw ng nanay ko, o, oh, Erneng, bakit nahandyan ka sa kabaong? Ba't hindi ka natulog doon sa Yun po ang sabi ng nanay ko. Sabi na, kinikwento nila po kasi sa akin, kasi wala po ako doon eh. Sabi niya, tumatawag sila sa akin. Tapos pag ako'y dumadating, kwentuhan umati kabu, walang tulugan po talaga pag ako'y dumarating eh. Nakuni, siyan si nanay ni, hindi niya alam na patay na si tata na, sabi nga nun. Ang lagi niyang sinasabi, kasi ang tatay ko po lagi doon po sa second floor, natutulog. Tapos nanay ko naman sa first floor. Ako po doon sa third floor po ako, sa pinakamataas talaga, doon ako, kasi po ayaw ko po yung naririnig yung mga tilaok ng manok, beautiful people. At saka yung mga ano po, kasi po nakakasakit sa tenga po ang tilaok ng manok eh. Eh lalo galing ka po ng Europe o ibang bansa po no. Eh bakasyon mo nga, makailangan makaano tulog eh. Eh doon po ako talagang ano. Okay lang po kung tumilaok po ang manok kapag po ako gising. Ganyan po no. Halimbawa, tumitilaok po kasi ang manok sa umaga, sa tanghali, sa hapon po, no? Ganyan po. Tapos mga tricycle, mga binatog, mga kung ano, mga pandesal. Eh kasi po ako po, gumigising po ako, tanghali po talaga ako eh. Kaya pagka, ang pagkakakain na po kami, Diyos ko po, beautiful people, tira-tira na lang po yung akin. Kasi lahat, kinain na po ng pamilya ko eh. Ganun po kasi, di ba? May time po talaga man maghapunan, magtanghalian, magagahan, ganyan. Eh ako po, tulog talaga po ako, binabawi ko po talaga ang tulog. Sila maaga gumigising, puyat na nga, maaga pagigising. Ay, sabi ko, ay hindi, sabi ko ganun matutulog ako, oy. Huwag niyo kong gigisingin para lang mag-almusal. Huwag niyo kong gigisingin para lang mananghalian. Sabi kong ganun, kakain ako pagka ako'y paggising ko. Eh gumigising po kasi ako alas dos na po. Ganyan po, no? Hindi na po ako nag-aagahan, nagtatanghalian po. Hindi na po. Kasi ang gusto ko po, tulog. Ganyan po. Kaya nga po ako ay sumiksiman. Hindi po ba nung nabawasan po yung aking timbang po? Kasi nga, natutulog ka po ba na wala kang kain sa umaga at tanghali po, no? Tapos sa hapon ka na lang kakain, ganyan. Tapos puyat ka. Ganun po. Kasi talagang kwentuhan umati ka po kasi pagka sa gabi na po eh. Sa umaga ay mga nagaanuhan na maingay, matutulog ako, sabihin ko ganun. Pero yung ano, hindi po ako natutulog ng tanghali kasi hindi ako makatulog sa gabi po yan eh. Eh lalo na po mga ano, puyatan po talaga. Gusto ko paglapag ng aking katawan po sa katre o sa papag po, no? Kasi po, ang tinutulugan ko po doon ay ano po, papag na ano po ba, na kawayan, tapos may kutsyon. Yun po ang aking ano po, yung aking hinihigaan po doon. Ganoon po. May pom. Totoo po yan, beautiful people, yung mga kwento ko po. Sabi ko nga eh, kaya magdasal din. Kasi, pagka po, kasi mga line of 90 po tayo, hindi na po tayo takot mamatay po. O kaya 80, 90, hindi na po tayo takot mamatay niyan, beautiful people. Hinihintay na lang natin na tayo mamatay. Pero yung ganitong mga edad po natin, mga bata-bata pa po, ay nako, takot na tatakot pa tayo, gusto pa natin mabuhay, kasi gusto natin makasama pa po natin ang mga mahal sa buhay po, mga anak, apo, ganun po, no? Pero kapag po ikaw ay mga higit 80 na po at saka 90, beautiful people, hintayin mo na lang po na ikaw ikunin ng Diyos. Ganun, ang alam ko siguro, baka ako po ay aabot siguro po ako ng 89. Ah, grabe! Hoy! Hindi po, baka po ako ay 89, ganyan. Kasi po,
Basta po may nabasa po kasi akong ano beautiful, eh, hindi ko na lang po sabihin, baka mamaya magpabasa na naman kayo, ganun po kasi kayo eh. Kasi po may mga aklat, may eh, hindi ko po libro po ba. Pero nasa Diyos pa rin po 'yun ang ano po eh. Ang kung kailan yung kapanganakan mo po ba at saka yung halimbawa po yung birthday mo po at saka buwan, araw kung at oras ka po na pinanganak po, no? May tinatawag po 'yan. Kung ganito ka pinanganak ay mamamatay ka ng ganitong ano, ganitong edad, ganyan po. Kasi po noon, sabi ko nga po sa inyo, may aklat po kaming ganoon, beautiful people, nalalaman po kung kailan na mamatay. Kasi po yung, aywan ko po ba bakit mayroon po kaming ganoon noon po yun, sa nanay ko po yun. Nakasulat po doon, pinanganak kang ganito, ganyan. Pero hindi ko na po mahanap yung librong iyon. Hindi ko na po mahanap. Kasi po, nalungkot nga po kami noon yung nabasa po namin. Ako, si Teresa, ang bata-bata pa, mamamatay na. Mauuna sa ating anim. Sabi po namin yun. Tapos susunod, ang tatay ko, nanay ko, ganyan. Tatlo po kaming matitira, yung dalawa ko pong kapatid na lalaki po, no, saka ako. Yun po. Pero, yung, ewan ko po ba, kasi ang susunod yat, nako ayoko pong sabihin kasi nakakalungkot po ba? Kasi may ganyan po, kasi mayroon po kasi kami nabasa po bang ganyan. Pero hindi ko po inaano, beautiful people ha, ang Panginoon Diyos lang po talaga na ang mag, ano, wala po talagang nakakaalam kung kailan po tayo mamamatay, beautiful people. Pero mayroon po kasi kaming libro po noon, yung black book kung tawagin po, no? Nakalagay po doon yung kailan ka pinanganak at saka po ano po yung halimbawa po anong year ka po pinanganak at anong buwan at anong petsa at anong oras ka pinanganak po. Tapos po may nakalagay doon ganito, ganito, ganito. Aha, ganyan pala yun. Kasi po, aywan ko po ba bakit kami mayroon pong ganoon? Eh ngayon po, dahil bumaha, beautiful people, lagi po bahain sa Bulacan po, no? Tinangay po yung ano na yun, yung libro na yun. Siguro po, sira-sira na yun kung saan man po yun, no? Totoo po yun, mayroon po kaming ganong libro. Eh sabi ng nanay ko, ay iyon daw ay may nagbigay din daw sa kanya noon. Kung tawagin niya ay si doktor, ano ba yun? Di ko na po mabanggit kung sinong doktor po yun. Tapos sabi ng tatay ko, magpapaniwala ka dyan. Sabi nga ng tatay ko, yan ay nakasulat na yan sa Panginoon Diyos kung kailan tayo kukunin. Ngayon po, tumanda po ako dito, naalala ko po na pala. Ganun pala yun. Mauuna nga pala yung panganay naming kapatid. Tapos tatay, nanay ko po. Tapos sa tatlo po namin kung sino po ang mauuna sa amin. Pero alam ko na po kung sino. Pero hindi ko po sasabihin. Totoo po yun. Pero ang alam ko lang po talaga, ang Panginoon Diyos lang po. Tapos sabi pa nga doon eh, kapag ikaw ay madasalin, bibigyan ka pa ng, ano, ng mahabang buhay ng Panginoon Diyos. Magdasal lang daw ng magdasal. Kasi yung buhay na yun na nakalaan sa iyo, ay kung ikaw ay madasalin, baka pa ay susubra pa daw. Ganoon po. Kapag daw po ganun po, tapos iingatan daw ang katawan, huwag kumain ng mga karne, sabi pong ganoon. Kasi po, ang tao pong masakitin, beautiful people, o may sakit na po, no? O kaya po, nalalangsahan na po yan sila sa mga karne, beautiful people. Malangsa po, lalo na po yung kakain ka ng mga karne po, tapos may sakit ka po, o may cancer ka po ba? Ang tao po, malangsang-malangsa, ayaw na nila po ng kumain ng karne. Kasi po, mayroon po akong mga kaibigan po na nagtatrabaho po sa hospital po, no? Ang mga pasyente po nila, hindi po kumakain ng mga karne. Ano lang po yung mga, ano ba yun, yung malalamig na pagkain lang po, gaya ng tinapay po, mga ano po ba, yung mga, basta malamig na pagkain ang tinatawag nila dito eh. Mga tinapay, ganyan po, gatas, at saka saging. Minsan hindi nila pinapakain ng saging kasi po
matanda na po, mahina na po yung kanilang dowman, yung nagaano po yung kanilang bituka po ba para maano, may pinapakain po sila diyan. Mga prutas po ganoon. Diyos ko, beautiful people, lagi po tayo magdasal para mahaba po ang buhay natin. Kasi wala po talagang nakakaalam kung sino po at kailan po tayo kukunin ng Panginoon Diyos. Akala nga namin noon eh, 37 madidedo yung kapatid naming babae kasi nakalagay sa libro na yon hanggang 37 lang daw yung kapatid kong babae. Pero umabot po siya ng ano po, 40. Tatlong taon din nadagdagan. Kasi po, pag ikaw po ay madasalin po at saka bibigyan ka po ng ano pa po, ng mga buhay po ba ng taon pa po. Minsan po, pag ikaw po'y madasalin at ikaw po'y may cancer po, no? At may taning po ang buhay mo. Alam niyo po, ang Panginoon Diyos po, nagmimilagro po yan. Tatawagin pa nga natin na hindi pa natin oras. Kahit sabihin pa ng doktor na ganito na ang buhay natin, ganyan-ganyan po. Pero kapag po kayo ay madasalin, beautiful people, sa Panginoon Diyos po, no? Bibigyan po kayo niyan ng ano po, kumbaga po, bonus po ba? Sige, paanuhin pa natin, pahabain pa natin ng mga ilang taon. Minsan po, umaabot pa ng 20 years o 25 years. Kahit tinaningan na siya ng isang taon o limang buwan o ano po, binago niya po. Kasi po, nagsikap po siya. Bakit siya nagsikap po? Gusto pa niya pong, ano po, yung mabuhay po ba ng matagal? Nagsikap po siya, gumawa po siya ng paraan na yung kanyang cancer o yung kanyang ano, yung kanyang sakit ay mawala po ba? Hindi po siya nagkakain ng mga karne, beautiful people. Puro gulay, puro green ang mga pinagkakain niya, pinag-iinom niya po. Tapos po, yung kanyang mga sakit sa diabetes po, yung timbang niya po na mataba po kasi timbang niya umano po, umimpis, na pumayat po siya. Pero malakas po siya, healthy po siya. Hindi niya makajaging-jaging po siya, no? Tapos, nag-ano lang po siya, lakad-lakad lang po siya, lakad-lakad. Noon pa po yan, hindi niyo po nababasa mga binabalita po, mga ganyan. Kaya nga po, pagka may mga ganyan, beautiful people, makinig kayo sa mga balita, magbabasa po kayo ng mga dyaryo, beautiful people, para mahasa po ang inyong mga utak, beautiful people. Totoo po yan, makinig kayo sa mga radyo, sa TV, manood, mga ganyan po, kung ano-ano po, no? Huwag niyo pong babaliwalain at puro kalokohan lang ang pinaggagawa niyo po. Hindi kayo hindi po ba kayo nagkakaroon ng tip kung paano po mabuhay po ng matagal. Kailangan po kasi matuto po tayong ano po ba, yung magbasa, manood at makinig. Ganyan po. Tapos gagawa tayo para humabo ang ating mga buhay po. Kumakain tayo ng mga healthy food. Mga maaanong pagkain po, ganyan. Tapos, alam nyo pong ganyan, ay kontrahin nyo po. Pagka, ano, ay, sige, kakain ako, gusto ko pang mabuhay. Ganoon, beautiful people. Nako po, kahaba na pala tong aking video. Sige na, beautiful people, God bless po. Hindi ko po natingnan yung aking video po, kasi hawak-hawak ng aking kamay, pero yung aking mata ay nandoon sa bintana. Sige na, beautiful people. Good luck po. Lagi po tayong magdasal.